And nagbabalik po tayo sa ating panel discussion partners sa ating pagbabalik, kumbaga sa dalawa nating end question passers, si Ma'am Joy at si Auntie Jane, si Ma'am Baby Jane. Kumbaga, di ba, 23 ang pumasa sa ating division. Sampu doon, lima doon ay meron na talagang paaralan na kanilang tinutuluyan. OIC na sila. And then may lima din na yung mga hindi pinalad na may paaralan din sila. Kumbaga, what do you think are the chances that you have? Kumbaga, yung 13, saan... Diba 23, 10 yun. Yung 13... Wala pang pwesto. Oo. Yan. Ayaw pa sabihin. Kinakabahan ka ba? Yung 13 po, wala pa raw pwesto. Kinakabahan si Sir Cesar eh. Yung 13, wala pang pwesto. May naisip pa raw po ba kayong paraan? Paano kayo mapapwesto? Ganon. Hahawi. O pauhawi na agad, ganun. Parang umingit bigla yung studio. Kalamig kang inay. Last year ang problema, walang pumasa, dalawa lang. Ngayon ang dami pumasa. Ang dami niya naman pumasa kasi. Oo. Sige, Ma'am Jane, go. Sa akin kasi alam mo, hanggang ngayon hindi pa rin na, nag-enjoy pa rin ako na nakapasa ako. Okay? Hindi ko pa inisip na magkakaroon na ako ng school, yes, or what. Mm. Hindi ko pa naisip. But I know God will make a way. Oh. Oo, kasi based on my experience, ano, may mga bagay, you are not favored by the people na inaasahan mo, yes, at ina-expect mo na magbo-boost ng moral mo. But then, nakapasa ako. I believe God made a way. Kaya yes, nangyari ito. Oh. And ala akong papel, actually, kakaunti lang. Ayan. Eh, bahala na si Lord. Mm-mm. Yun na lang ang sinasabi ko sa sarili ko. Parang, ako, nag-i-enjoy pa rin naman ako sa trabaho ko. Mm-mm. Lalo na ngayon, na very supportive yung aking principal. Yes. Dalawang principal ko sa San Isidro na naging si Mama Kaya and then si Mama Aida. Ayun. Noong nakapasa ako, binigay niya kaagad sa akin yung pagiging OIC ng high school. Siguro, kung makapasok man ako ngayon or hindi, siguro itong pagiging OIC ko ng high school ay training ground ko para mas maihanda ako doon sa paghawak talaga ng school. Oo, kasi napapractice muna, Ma'am Jane, eh, no? Kung baga napag-usapan nga natin kagabi, sabi ko nga kay Ma'am Jane, ano ba sa palagay mo ako, Ma'am Jane, ang pinaka dapat taglayin ng isang punong guro? Anong characteristic, Ma'am Jane? Yung ano, may malasakit. Kahit saan naman eh, kailangan may malasakit at may pantay na pagtingin sa iyong mga kaguruan. Yes. As much as possible, sabi ko nga 'di ba kahapon, mahirap din pala ang maging school head. Kasi ano pa lang naman ako, master teacher and ano, tinalaga akong parang officer in charge na ano. Ang hirap kasi ang dami mong kailangan i-reach out. Pero kailangan, yes, mong gawin yun. Mm-mm. Okay? Hindi naman lahat ay willing na magpasakop. Okay? Yes. But still, kailangan mong i-reach out sila para maunawaan nila na yung ginagawa mo ay para sa kanila. Kailangan mo itaas yung moral nila. Nagagawin natin to, hindi dahil sa pabigat ito sa inyo, kundi time will come, pakikinabangan nyo rin itong mga ginagawa ninyo sa ngayon. Amen. Ako naman ay nakahandang tulungan kayo at alalayan kayo. Yun naman yung sinasabi ko sa kanila. Mm-hmm. Maganda. Mami. Pang mayora. Ano kasi eh. Yun. Ako nabigla akong naguluhan. Based on experience, sabi ko nga. Naguluhan ako. May panel discussion ba kahapon? Meron yata kayong pre-discussion niya kagabi. Hindi kasi kami, pag nag-usap kami, yung bang intellectual. Ay, hindi namin napapasi oras, alas 12 pala na madaling araw. Parang kami sa sharing namin ng experiences. At saka through the... Ang sarap sa pakiramdam ng ganun. Ayun. Ma'am Jane, follow-up question. Are you not thinking the possibility that assistant principal positions will be created? Or even the integrated schools will be given principal items in junior high school? Actually, narinig ko na yan, mami. Ano? Narinig ko na. Ang bigas, sabi ko sa'yo, nakahanda na eh. Nasa nag-pre-discussion pa hindi, na kayo nga, eh. Pinadinig ko na agad sa kanya. Oh, narinig mo na? Hindi, may mga nagsasabi sa akin. Siguro, para naman bigyan ako ng ano ba, ng hope na, oy, mabupwesto ka rin, parang ganun. Marami, kasi sabi ko nga sa iyo, ang daming natutuwa eh.
ang daming nagagalak. Hindi lang ako, hindi lang aking pamilya. Ang dami. Kaya yes. yung bang, yun yung masarap eh. Hindi, para bang feeling ko nga lang, ako lang yung pumasay. Ang daming supporters. Oo, yun ang masarap doon. Balik tayo doon sa tanong nyo, ano, sa mag, ayun, marami na may mga nagsabi na sa akin. Kaya if ever, kahit pa paano, nagkakaroon din ako ng ganong pag-asa. Pero sa ngayon, ini-enjoy ko muna yung ano, binigay na opportunity sa akin ng aking principal. Kukunti kasi retirables eh, Ma'am Jay, no? Kumbaga na-in na... na-in na lahat kasi, oo, magkakaunti na lang talaga yung ano yung vacancies. Kaya, ay ko Ma'am Joy, ano yung ano mo, yung unang-unang mong gagawin kapag ka, oh, Jocelyn Lopez, Principal 1. So, napaka-bless uli niyan, sir, na as in, ma-feel mo na yung item ay talagang ikinlay mo na. Tapos, meron ka ng school na imamani. School, may tahanan ka na so, ulit. Siguro, sir, ang unang-una kong gagawin ay makipagdaupang palad sa mga magulang, which is the stakeholders, bukod dun sa mga teachers, stakeholders na talagang makakatulong namin kung paano ba yung mga programa, mga programs and projects ng paaralan ay talagang kailangan namin ng magiging suporta nila. Importante kay Ma'am Joy yung, ano, no, yung magulang. Talaga namang partner natin talaga yung mga magulang. Kahit anong galing nating magturo, kung wala tayong suporta na kukuha sa magulang, sa community, medyo mahihirapan tayo. Kasi parang ang nangyari dyan sa, ano yan, sa principal's test na yan, parang let, ano, halimbawa, nakapasa ka ng let, kung gusto mong mag-apply, di ba pwede po mag-weave dyan, Ma'am G? Halimbawa, hindi ka muna jo-join ng ranking, ganon, mag-iipon ka muna, di po ba? Pwede po ganon? Pwede naman, at actually, kasi yan, pag-iisipan mo din kung talagang ready ka na or not. Pero, para naman sa kanilang experience, I would rather na talagang take the chances to be able to know kung asan ka ba, kung meron ka pa bang kakulangan sa mga papel, sabi na nga nun ating dalawang magigiting na passers dito. Yes, opo. Para malaman din kung mag-gauge nila yung kanilang kakayanan bilang bagong pinuno. Pero since God-given gift yun, ibig sabihin talagang may daan para sa kanila. Opo. Diba? Nilalaan ni Lord. Kasi meron silang puso. Opo. Hindi ginamit nila puso. Napakababait ng ating mga guests. Oo. Si Ma'am Tess, kumbaga Ma'am Tess, ano po yung reaction niyo po dun sa yung parang napopolitika yung tungkol sa edukasyon? And any reaction po about that? Napopolitika? Or, nagkakaano ba? Nasasamahan ng politika? Oo, nasasamahan ng, oo, nababahiran. Nababahiran ng politika or nadadamay yung edukasyon ng politika. Tama ba ako? Oo, o vice versa. Doon naman po sa na po politika ang edukasyon. Napaka-ganda ng parang tutulungan ka dyan ni Ma'am Jane. Ayun, oh, Ma'am Jane, kumbaga, ako rin, ano si kanya talaga, oo. Oh, ano? Ma'am Jane, ano ang iyong ano doon, insights? No comments. I'll go. Hindi, i-paraphrase natin yung question. Hindi kasi baka mamaya, ang ano doon, yung mga politician, ang nakikialam sa education, no? Hindi naman sa ganun. No? Siguro kasi may mga ganun nakakaramdam na minsan ay hindi nagiging fair. Ano? Ang hirap ng question natin. Ano to pang Miss Q&A? Sige, Ma'am G. Ma'am G. Ayan, ano yung champion ng Q&A yan eh. Parang beauty pageant lang tayo ang dating natin sa answer ngayon. Isang ano lang po, no, malinis na pamamahayag, meron naman po tayong kalayaan para ibigay ang ating opinion. Yes. At sa aking pananaw, yung pong naiipit tayong mga guro at yung mag-aaral, lalo na yung kagawaran ng edukasyon sa politika, ay hindi kagandahan. Sa totoo lang po, sa kultura natin talagang mga Pilipino, kung minsan nagiging parang negatibo kaagad sa isang bagay. Pero kapag ikaw ay edukado, tignan mo muna kung saan at kung ano ang sitwasyon bago ka sana magsalita at bago ka magbigay ng iyong mga salita na nakakasakit sa iba. Unang-una sa lahat, hindi nila alam na yon ay ginawang paraan lamang ng punong lungsod at ng ating punong guro para mabigyan ng edukasyon de kalidad ang mga nasa senior high school. Sa totoo lang po, hindi biro ang pagdadaanan ng mga tiga senior high school natin.
sa paaralan natin. Sapagkat alam natin na hanggang ngayon, hindi naman po sa ano, sa totoo lang mabagal yung mga proseso na pagdadaanan, sapagkat ito po'y bahagi ng pamamahala ng ating sinasabi nilang transparency and good governance. Ngunit kuminsan, napapasukan pa rin talaga ng politika na hindi natin ninanais. Pero kung nandun pa rin ang ating paggalang at pagbibigay ng trust, tiwala, at yung bukas puso na pagsasaayos sa pamamagitan ng komunikasyon, ang lahat po naman ay maipapahayag ng tama. Hindi yung kumbaga gagamit ng mga masasamang salita, makakasakit ng damdamin, na gagamit pa ng magtatago sa mga taong hindi kilala o kilala. Nakakasakit po kasi ng damdamin kapag napupuna ang mga ilang hindi na may inaasahang pagkakamali ng ating mga pinuno. Na sapagkat sa atin din, tayo bahagi ng ating kultura, ng ating kagawaran, ng edukasyon na dapat binibigyan natin ng paggalang. Kapag may ganung sitwasyon, ano kaya ang kanilang gagawin? Sila kaya ang magdesisyon. Yes. Diba? So, dapat bago sila magsalita kung ano man ang kanilang kalagayan, tignan muna nila kung may mabuti ba sila magagawa. Kaysa magsalita, tumulong. Gumawa ng aksyon. Dahil yun na sinasabi ng ating mahal na punong lungsod at ng ating tagapamanihala ng para lungsod. Do the action rather than magsalita ka ng mga negatibo. Ayan. A moment of silence. Ayan, lang na ano ko na. Oo, may follow-up question si partner Maebelle. Eh. So therefore, ma'am, you believe that what happened to senior science high school building, yes, is politically motivated? Tama po ba? Is it? Maaaring meron, maaaring hindi. Pero sa atin pong nakikita, ako ay nalagay sa isang sitwasyon na nakakatakot. Bagamat ako po ay naninindigan lamang sa aking... Umiinit. Sa aking pong pananaw, no? Ito po ay, kumbaga, kasi kuminsan ang mga kabataan ay nagiging masyado ng... matapang sa kanilang pagsasalita, sa kanilang freedom expressions, na kung saan nagagamit ni sila, at sana naman bago sila magpagamit or maging isang instrumento ng maling balita, ng maling kaalaman, mag-isip muna sila. Kailangan maging responsable ang bawat isa. Kaya nga po tayong mga guro ay tinataas po namin, no, lahat, lalo na po ang pamunuan ng science high school. Bagat naniniwala ako sa kanilang tamang desisyon at paninindigan. Hindi po ko ako ay kabaro nila or ano, sapagkat alam ko po ang hirap nung pagdedesisyon kung ano nga ba ang gagawin sa mga mag-aaral natin na walang maupuan, walang masisilungang classroom. So yun po ang tignan natin. Dapat matuto tayo magtiis, sabihin nga siguro ng mga bata. Siguro na depressed sila kahit papadalo, walang maupuan. Pero sa panahon ng mga ninuno natin, kahit sa ilalim ng puno, natututo eh. True. Yes. Yes, di po ba? Kahit walang aircon, matututo ang bata. Kahit wala tayong mga upuan, kung maligayang nagtuturo ang teacher, magkakaroon ng interaction, hindi na kailangan ng mga makabagong gadget. Pero kung tayo nasa makabagong panahon, 21st century education is offering all the technological advancement, kinakailangan i-offer yon. Pero sana bigyan kami ng panahon, bigyan ng tamang gampanin o ng pananaw ang bawat sitwasyon, nang hindi kaagad naiipit ang mga punong guro, ang kagawaran na edukasyon. Sa totoo lang po, nung panahon ng mga ninuno natin, nasa alta tasyalad ang mga guro, mataas ang kanilang kumbaga katayuan sa lipunan. Kaya yung pong integridad na yan ay laging pinapaalala ng ating mga pinuno. Kaya hindi po gagawa ng kung ano man na sasalamin ang mga kumbaga maling desisyon sa ating mga kagawaran ng sa ating mga pinuno sa kagawaran ng edukasyon. Ito po'y sa alang-alang natin para sa kinabukasan ng mga mag-aaral. Mahirap po talaga yung walang upuan, walang kuryente, pero nagawan within 2 days or 1 day na nagawa nila ng paraan. Kaya saludo po kami sa mga senior high school head teacher ng Science High School at lalo na po dun sa ating mga pamunuan ng ating SDO Cabanatuan City. Ayan, para ma-chillax mo na, no? Ma'am Tess, ano pa pangarap mo sa Samon? Pangarap ko po sa Samon, magkaroon ng grade 7 hanggang grade 10. Ah, kakalabanin niyo pa kami? Tilig na naman, Seth. Partner building na naman ito. Hindi po. Tayo po naman ay, siyempre, inaalala natin yung mga bata. At yung mga magulang po doon,
sinasabi nila na sana magkaroon ng grade 7 doon para po hindi na namamasahe yung mga bata pagpunta doon sa ibang eskwelahan. Marami po kasi sa Samon na hindi nakakatungtong ng high school or yung grade 7 pataas. Dala po ng kahirapan. Sila namimitas lamang ng kalamansi. Sa Samon kasi. Sa Samon, gulat, nagugulayan lang po sila. Kaya sana po ay sa susunod na panahon magkaroon ng, hindi naman po sa kinakalaban namin yung mga kalapit na sana, it's a good sana, competition. Sana ba? Sana po ay kasunod naman kasi ito yung mga Samon. Sana po ay magkaroon din sila ng high school para po magkaroon naman ng yung magandang kinabukasan yung mga mag-aaral ng Samon. Yes. Again, para yan sa bata. Yes. So, it's a healthy competition, di ba? So, makikinabang ang lahat. Mga bata, makikinabang ang community, makikinabang ang buong kabanatuan. Diba? Ma'am Jane, any messages sa mga people behind your success? Ayan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa akin morally, ano, sa aking support system. Yes. Sa lahat ng mga challenges, lahat ng mga pagsubok, ano, na natili akong matatag. Firm. And ayun, simple, firm and fresh. Pero ano, ayun, ganun. Ayun. Nagpapasalamat ako sa kanila. Siyempre, sa Dep and Media Bureau family. Yes. Ayan, so po nga ni Sir Glenn. Thank you, sir. Sa aking DWJJ family. Yes, Just Jean. Sa pungunan ni Sir Crystal Dulao. Hindi ko naiisaisin, kasama pa ang Cab TV family. Mm. Ayan, kahit kailan, pag nagtatagumpay ako, andyan sila, masaya rin sila para sa akin. Mm. Kaya ako'y nagagalak kasi alam ko ang dami nagmamahal. Siyempre sa aking pamilya, no? Sa aking pamilya, sa lahat na aking mga kaibigan, at sa aking mga kasamahang guro, sa aming PSDS, kay Ma'am Mercy Arenas, at lalo na rin sa aming principal, kay Ma'am Aida Pajeros, ganun din kay Ma'am Yuprosina Makaya, na talagang nagtiwala sa akin at tumanggap sa akin ng buong buo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Joy. Sir, kagaya ni Ma'am, napaka-thankful ko po dun sa mga tao na talagang behind dun sa success, talagang sila yung unang naniwala sa akin, kagaya po ni Ma'am Roda yung Mangulabnan. So, siya yung una po na nagbigay sa akin at naniwala sa kakayanan ko. Siya po yung nag-push sa akin noon na mag-apply ng Master Teacher 1. So, nakita niya yung, parang may nakita siyang kakayanan sa akin. Nasa FA Reyes pa lang po ako noon. So, pangalawa po, syempre yung aking pamilya. Pamilya sa paaralan, sa pangunguna po ng aking nanay sa paaralan na si Ma Marjorie Esla sa team na talaga naman pong tutok ang ginawa niya sa amin. So, napaka-willing niya na i-share yung mga reviewers na nagamit niya para po yung mapagtagumpayan namin yung principal's exam. At saka po sa mga kasamahan namin na alam namin na bahagi nung kasiyahan na aming naging tagumpay. So, maraming salamat po sa kanya. Yeah. Last words, Ma'am G. Mabilisan po. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong mahal na Supremo sa pagkakataon na ito. The Supremo himself. Ang ating pong mahal na Sir Glenn Agustin, sa inyo pong dalawa, sa pagbabahagi po. Marami po ako natutunan sa oras na ito. At muli po, pasasalamatan ko po ang aming pong Barangay Captain Emil de la Cruz na sana po tulungan kami, no, sa pag na-approvean po ang mga project proposals, yung mga makeshift rooms ay maitayo na namin para tuwiran na naming maisilong sa mga class home ang mga anak natin sa junior high school. Gayun din po, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong, siyempre po ang ating tagapasit pampurok sa pagpapalo up ng mga guro na magiging katuwang namin, dahil 50 na po kami sa tatlong taon. Opo, ako Sir Ray, kaya opo. P3. Naku, soon to be P3. Sa awa po ng Diyos, sana po. Kasi talaga nakaka-inspire po magtrabaho doon sa PGCIS family, sapagkat punong-puno sila ng sigla ng kanila pong collaboration. Kasi Ma'am Jane, magtrabaho. Oo, sana nga po eh. Actually, OJT silang dalawa, ni Ma'am Christelle, aming pong kagalakan. Mo. Katuwang po namin sila ngayon sa junior high school na patuloy na maghuhubog sa mga gurong bago sa amin. At ganyan nga po, pasasalamatan ko po si Ma'am AO, si Ma'am Emma,
si Ma'am Josie Palyok na sana po ay bisitahin kami para po ma-approve ng project proposal. Talagang siningit eh, no? At saka po sa aming pong mahal na SDS na salamat po sa pangunawa ninyo sa pagsuporta sa amin. At na nakikita nyo po ang pagsusumikap namin doon sa PGCIS family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, partners, sa inyo na naman po natunghayan ang isa namang episode ng DepEd Hour sa ngalan po ng ating pinakamamahal na ama ng punong lungsod ng Cabanatuan City, kagalang-galang Mayor J. Vergara, at sa ating Schools Division Superintendent Dr. Roda T. Razon. Ako po si Caesar Rey Espiritu. At ako naman po si Maebelle Pamiloza-Ebuen. Ayan, kasama din po natin dito sa DWJJ DepEd Hour sa panguna ng ating pinakamamahal na Supremo, Sir Glenn L. Agustin at si Sir Jomarie Robles. Kasama na po natin ang buong staff ng CAB TV. Magandang gabi po sa ating lahat.